hindi mawari na tuloy-tuloy ang mga nagsidatingan ng mga tulong mula sa mga karating bansa natin sa Asia para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Nito lamang nagdaang linggo, kabilang na dito ang ating mga kapitbahay sa ASEAN o Association of Southeast Asian Nations na Indonesia, Singapore, Brunei, Malaysia at maging ng Japan, South Korea at ng bansang China. Hindi pa rin natatapos ang dilubyo na ginawa ni Bagyong Christine at milyong tao ang napiktuhan dahil sa ipinakita nitong bangis nang nanalasa ito sa Kalakang Kabikulan at halos buong isla ng Luzon. Nagpadala ng tulong hindi lamang sa mga essential needs ng mga biktima ng bagyo tulad ng mga pagkain, mga gamot at mga inuming tubig, kundi maging sa mga gamit militar para sa nagpapatuloy na recovery efforts matapos ang pananalasa ng severe tropical storm na Bagyong Christine. Sa Saturday News Forum sa Quezon City, sinabi ni Office of Civil Defense o OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na magpapadala ng air assets ang Singapore para umasiste sa paghahatid ng relief sa mga apektadong rehiyon. Saad niya, although again, hindi natin problemahin iyong family food packs, hygiene kits, subalit iyong pagtulong sa atin ng mga ibang bansa, namely automatic iyong tulong ng Brunei, Malaysia, Singapore and Indonesia, formal na iyan. Nagpadala rin sila ng air assets. Although again, we don't have a problem with the relief items, but other countries are helping us, namely it's automatic for Brunei, Malaysia, Singapore and Indonesia to help, that's formal. Might as well be Japan and South Korea. They've also sent their air assets. Hindi na nagbanggit pa ng ibang detalye si Nepomuceno kaugnay sa tulong, ngunit sinabi na ang anumang karagdagang tulong ay a sign of solidarity with our partners. Pero hindi mawari na sa kabila ng mga maiingay na balita sa mainland China tungkol sa pagkakadapa ng Pilipinas mula sa Bagyong Christine, na ang China ay nag-alok ng tulong sa mga Pilipino bilang isa sa kanilang responsibilidad dito sa mundo na tumulong sa lahat ng bansang nangangailangan, lalong-lalo na ang mga naapektuhan ng iba't ibang sakuna dulot ng kalikasan. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin nasisilayan ang mga nasabing tulong mula sa China sa kabila ng dumating noong una ang mula sa ating mga karating bansa sa ASEAN at maging mula sa bansang Japan at South Korea. Sa ilang ulat ng mga malalaking news media portal sa Pilipinas, isa sa mga dahilan dito kung bakit walang dumating na tulong mula sa China, ito'y dahil tinanggihan di mano ni Presidente Bongbong Marcos Jr. At para sa kalaman ng lahat, nagpapatuloy ang tensyon sa dalawang bansa sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, at ilang beses nang kinundina ng Pilipinas ang mga ginagawang pambubuli at pangharang ng China sa ilang mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard, mga barko ng BFAR at maging ng Philippine Navy. Ito na marahil ang isa sa mga punot dulo kung bakit tinanggihan ng Pilipinas ang alok na tulong mula sa China, at pagpapakita lamang nito na walang puwang sa mga Pilipino ang tumanggap ng tulong mula sa bansang gustong sumakop at dukuhin ang Pilipinas. Hininga ng reaksyon ng mga local media ang embahada ng China dito sa Pilipinas, pero wala naging tugon dito ang China sa nasabing tulong nila para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Samantala, sa payag din nitong Sabado, kinumpirma ng Singaporean Ministry of Defense na magdideploy ang Singaporean Armed Forces ng isang Republic of Singapore Air Force C-130 transport aircraft para tumulong sa humanitarian efforts ng ating bansa. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.